krus ng ating kaligtasan. Dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay, Jesus na pong mahal. Ako ang daan, ang katotohanan at tagbuhay. Walang makakapunta sa Ama hindi sa pamamagitan ko. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating karangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay, Jesus na pong mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kagitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, pagnanalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo
sa harapan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon sila nagunitang ang sanggalang nila ay ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinupuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian
ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesus Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa tatampok sa krus na banal. At ito'y bilang pag-alala sa pagkakahanap ng krus ni Jesus sa Jerusalem nung nagpunta roon si Reyna Elena. Kadalasan inaalala natin ito pag Santa Cruzan, si Reyna Elena at pag-aaway pa kung sino si Reyna Elena. Pero ang paalala din ito sa atin ng kapistahang ito ay nung nahanap ang krus ni Jesus at siya ding tinanghal natin bilang Kristiyano para sa mata ng mga Hudyo at mga Griego, marka ng pagkatalo ni Jesus. Pero sa totoo lang, naging daan ang krus sa pamamagitan tungo sa tagumpay ni Jesus mula sa kasalanan. Dahil sa krus, natamo natin ang kaligtasan dahil sa pag-aalay ni Jesus ng sarili hanggang kamatayan. Pero ang unang pumapasok sa isip natin at aminin natin, no, na madalas nating naikakabit sa larawan ng krus yung paghihirap. Kaya di ba, pag may isang bagay tayong nahihirapan tayo,
sinasabi natin, ayan ang krus ko sa buhay. Yung mga misis, titingin sa mister, sabihin niya, eto ang krus ko. Titingin yung mister sa misis at sasabihin, same. Ang iniisip natin, hirap. Pero nakakalimutan natin, dahil sa krus ni Jesus, doon niya pinakita yung pag-aalay ng sarili niya. Ang krus ay naging paraan para ipakita ni Jesus ang kanyang pagiging masunurin sa Ama. Ang krus ay naging paraan kung paano si Jesus ay inalay ang buong sarili para sa ating lahat. Kaya sana wag lang natin makita ang krus bilang larawan ng kahirapan o paghihirap. Pero sana makita din natin sa krus ang larawan din ng pag-aalay ng sarili. At hindi ba sa krus inilatag ni Jesus ang buhay niya para sa buhay ng sanlibutan? Hindi ba sa krus yun ang naging paraan kung saan binigay ni Jesus ang sarili niya sa Ama para akayin tayo sa buhay na walang hanggan? Ang krus ay larawan ng pagbibigay at pag-aalay. Kaya bilang mga Kristiyanong sumusunod kay Jesus, nagtatampok sa krus na banal. At para sa atin, no, mga Kristiyano, may kagawian tayong magsuot ng krusipiho sa ating mga dibdib. Paalala na tayo ay nagbibigay dangal sa krus. Ang krus ng tagumpay ni Kristo mula sa kasalanan. Ang krus ng pagbibigay ni Jesus ng sarili para sa sanlibutan. Kaya sana ang ating kapistahan ding ito ay magpaalala din sa atin bilang mga Kristiyano ng pag-aalay din ng sarili natin. Ang Kristiyanong lumalago sa pananampalataya ay nagbibigay ng sarili. Hindi niya hinahangad kung anong makukuha niya, pero ang iniisip niya, ano ang maibibigay niya. Lalo na siguro sa mga minamahal sa buhay, may pinag-aalayan, may pinagbibigyan. At hindi ba gano'n naman? Kung sa isang tatay o isang magulang, kapag ang pinag-inais niya ay magbigay para sa minamahal niyang pamilya, kahit mahirap, kahit may struggles na mararamdaman, kahit na may sakripisyong dadaanan, ginagawa dahil may pagmamahal. Yung ibang magulang, dahil gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, niyayakap ang krus ng kalungkutan at tag-iibang bansa. Hindi madali na mawalay sa pamilya. Hindi madali na mawalay sa pamilya at minsan na lang nakikita sa loob ng isang taon kapag nakaka-uwi. Pero niyayakap yung hirap na yon dahil gusto mag-alay para sa pamilya. At yun ang krus. Dahil sa pagnanais na magbigay, dahil sa pagnanais na mag-alay ng sarili, consequence na lang yung hirap. Hindi yun yung dahilan. Yun yung consequence na lamang ng pagnanais na mag-alay, pagnanais na magmahal ng buong buo. At ito rin ang pinakita sa atin ni Jesus. Ang kanyang patinding pagmamahal sa Diyos at para sa atin na inalay ang sariling buhay, ang naging pamamaraan ay ang pag-aalay sa krus. Kaya sa pagdiriwang na ito, maganda rin makita bilang Kristiyano, ano ba yung mga pagkakataon na
tinatawag ka ni Jesus na ialay ang iyong sarili. Ialay ang iyong sarili sa paglilingkod. Ialay ang iyong sarili sa pagbibigay. Ano yung pagkakataon na yon? Ano yung krus ng pag-aalay mo? At yung hirap, yung sufferings, they are only consequences of your desire to give and to love. Hindi ho pahirap ang krus. Ang krus ay larawan ng pagmamahal, larawan ng pag-aalay ni Jesus para sa atin. At tayo din, bilang mga nagtatampok sa krus, tularan ay inaanyayahan din tayo na tularan ng halimbawa ni Jesus ng pag-aalay at pagmamahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ang ating itugon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan na ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus Kristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos ng paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, tinggin mo kami, O Panginoon. Ama namin mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo. Dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung inapayatala na mula sa iyo, hihihain sa kabutihan mo, ninatanggapin alay sa iyo, pasasalamat ng puso. Salamat ng puso.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kagitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mapalad na krus na banal, tanging maasahan. Ikaw lamang ang ininikan ni Jesus na pong mahal na sa'yo'y nabayubay. Magsiyawi tayong lahat at tagumpay ay lahat ng Mesiyas na naghirap. Pag-ibig niyang iniayag, sa krusyang siyang nagligtas. Mapalad na krus na banal, ang maasan. Ikaw lamang ang ininigan ni Jesus na pong mahal na sa'yo'y nabayubay. Ang mga unang magulang ay sumaway sa may kapal. Ang manunubos ng tanan ay sumunod ubusan ng patawad ay makamtan. Palad na krus na banal, tanging maasan. Ikaw lamang ang inikan Jesus na pong mahal na sa'yo'y nabayubay. Sa balak na itinakda ng poong Diyos na lunukha, gamit ang krus na dakila, sangayon sa ano kala na tayo ay mapalaya. Mapalad na krus na banal, tanging maasahan. Ikaw lamang ang ininigan Jesus na pong mahal na sa'yo'y nabayubay. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno medalyon. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo amin buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisan ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.